Yo, what's up guys? Axie Plays TV here. Welcome back to our channel guys. So, for today's video guys, ito, meron tayong ginawang guide no para sa mga hindi pa familiar or bago pa lang or nag-iisip pa lang na pinag-aaralan pa lang kung mag-i-invest ba sa Axie Infinity. At lalo na yung mga viewers natin no at sa mga makakapanood pa nito na interested sa breeding no. So bakit ba tayo naggawa ng guide no? Naisipan natin gumawa ng guide about breeding Axie kasi today September 24 any minute now or hindi ko lang sure kung napatupad na nga mag-a-update na no yung bagong breeding fini Axie Infinity na from previously na 2AXS na token kung familiar na kayo AXS and SLP diba yung requirement ng breeding. From 2AXS, gagawin na lang nilang 1AXS per Axie or per egg. And then, in-increasean nila yung SLP requirement. So, mamaya, i-discuss natin yan. At magbibigay ako sa inyo ng mga tips and strategy and also based on my experience for how many months of playing Axie Infinity and also breeding. Okay, so para may idea na kayo, lalo na kung bibili pa lang kayo ng first Axie team nyo. So, I think makakatulong to sa inyo, no? So, bago natin simulan yung video guys, gusto ko lang mag-thank you sa inyo at patuloy na growing yung ating channel. At sana sumuporta pa rin kayo yung mga bagong nood lang sa channel. Subscribe mo na rin and like mo na rin yung mga video natin, no? Para makatulong sa channel. So, proceed tayo sa content natin guys, okay? So, ito ginawan ko ng simpleng ano lang, yung parang info lang or data para mas madali ko ma-explain sa inyo no kung paano ba yung diskarte sa pagbubuo ng Axie team kung ikaw ay may plano mag-breed, okay? So, gumawa lang ako ng option 1 and option 2, okay? Ayan, yung option 2. Explain ko sa inyo guys ha, actually maraming strategy no sa pagbibreed ng Axie, maraming style, maraming trick dyan no, pero para sa akin ito yung pinaka effective no para sa mga baguhan na wala namang pambili ng mga Axie, mga virgin na Axie na sobrang dami no para makapagbuo ng yung pinakang pambreeding no na maramihan. Especially yung mga gusto lang bumili ng isang set lang ng Axie team pero gusto rin sana mag-breed no. So possible yan guys, ito ituturo ko sa inyo. Yan yung nandito sa option 1, okay? Itong team na to, kung familiar kayo ito, kumuha lang ako ng picture sa internet no ng dalawang aqua and isang plant. So AAP no, yan yung tinatawag na aqua plant, okay? So ayan. Halimbawa, ikaw ay magsisimula pa lang no sa Axie. Ngayon bibili ka ng isang Axie team mo, gusto mo lang laruin. Pero kung interested ka rin na makapag-breed at makapagdagdag no, halimbawa, meron kang asawa, may girlfriend ka, boyfriend mo, gusto mong dalawa kayo para may extra income kayo pareho. Gusto mo pag nakabili ka, eventually plano mo bumili pa ng isa para sa asawa mo, sa kaibigan mo, ipa-scholar mo, 'di ba? So instead na bumili ka ng another Axie team na alam naman natin na talagang napaka-pricey rin no kung sasadya ka ng isang team. Ang suggestion ko, ito ay para lang sa ano ha, not financial advice at always do your own research guys. Ito ay para lang doon sa mga decided na and pinag-aralan na yung Axie Infinity at sa tingin nila magiging profitable sila dito. Tumaas or bumaba ang SLP. Ready kayo and well informed kayo, okay? So ang pinaka suggestion ko yung mga magsisimula pa lang, pwede kayong bumili ng Axie na dumiretso na kayo do sa virgin na tinatawag no. Ano ba yung virgin Axie? Yan yung mga hindi pa nabibreed, obviously syempre virgin Axie at sobrang baba pa ng breeding requirement or breeding fee requirement. Pag magsisimula ka sa virgin Axies, okay? So kung nakikita nyo dito sa picture, ito yung actually na pure Axie ito eh, no? Pure aqua to, pure aqua, pure plant to, itong nasa picture. At tingnan natin magkano ba kung ikumpara natin kung bibili tayo ng Axie team na double aqua na virgin, no?
Magkano ba abutin, no? So wait lang guys, ah, ito pala bago ko makalimutan, explain ko sa inyo kung paano magiging possible na bumili ka lang ng isang team, double aqua tsaka isang plant. Paano ko magdadagdag niyan, 'di ba? Okay, ganito. Ituro ko muna pala sa inyo 'to, no. Yan, kinuha ko lang dito sa internet, pasensya na wala tayong makitang malinaw-linaw na picture, no. So, ituro ko muna sa inyo yung mechanics, no, ng breeding sa Axie. Dito kasi yung mga Axie kasi wala namang gender, no. So any Axie na mabili mo, pwede mong ipag-breed yan. As long as na hindi sila related. Hindi sila bawal kasi sa Axie guys ang ito ng magkapatid, okay, magkapatid at saka magulang sa anak. Okay? Bawal yung magkapatid. Halimbawa itong aqua na ito, nagbreed sila, so hindi naman sila related. Okay? Nagkaanak sila, kunwari dalawa, pinaanak mo. Ngayon, itong magkapatid na yan, bawal mong i-breed yan dito sa nanay or sa tatay. Yan sila, bawal. And bawal din silang dalawa mag-breed na magkapatid. Okay? May ganung rule si Axie. So ngayon, kaya tinawag yan na 3 Axie breeding farm, guys. Kasi kailangan mo ng tatlo, at least tatlong aqua. Kasi itong ikatlo na ito yung unrelated dito sa mag-asawa na ito. Okay, sana nasusundan nyo ha. Ito yung naging parent, no, nagkaanak ng dalawa, magkapatid yan. Dahil hindi pwede mag-breed ang magulang sa anak, kailangan itong dalawang anak na ito, ma-breed mo dito, bibili ka ngayon ng isa pang aqua na unrelated, no. Ngayon, pagka-breed mo nung anak nito, itong isa, i-breed mo dito sa unrelated, i-breed mo ulit ng dalawang beses. So, magkakaanak sila. Ito yan, tsaka ito. So, ngayon, ito namang naging anak nila, iyan naman ang i-breed mo dun sa isa. Dito sa isang kapatid niya. Dahil nga, unrelated na yan. So, hindi na sila magkamag-anak kasi... Ano na ito eh, ito yung kapatid niya, anak na yan ng kapatid niya, so hindi naman sila magkapatid, di ba? Hindi rin sila magulang to anak, so pwede na muna ulit i-breed ng 2 times and so on and so on. Okay, so sana nakasunod kayo ha sa breeding farm na ganyan, dahil importante malaman nyo yan. Yan kasi ang pinakasulit at budget breeding farm, no? Ibig sabihin guys, bakit importante ng tatlo yung Axie mo? Kasi never ka na ulit bibili ng parent Axie. Dahil lagi ka magkakaroon ng virgin. Dahil once na yan ay breed mo, ang magiging anak niya, syempre, 0/7, virgin din. Ngayon, ang pinaka-suggested lang na breeding, kung ilang beses mo ipag-breed, 2 beses lang kasi nga tumataas yung breeding ko. So sa pangatlo, pag pinaanak mo pa yan ng isa, medyo mahal na. So ang suggestion ko para sa mga low budget at nagsisimula pa lang, 2-2 lang. Okay? So kung susundin mo itong breeding farm na ito, ang kailangan mong bilhin, 3 aqua. At yung dalawa, okay, recap natin ha, 3 aqua, bibilhin mo. Lahat yan virgin, hindi magkakamag-anak, okay? So ngayon yung dalawa, pinagpares mo, nagkaanak ng dalawa, okay, may 2 egg. Pagka-hatch nyan, dito ngayon papasok itong si unrelated, dito sa anak nila, i-breed mo ulit ng 2 beses. So yan yung mga anak nila. Ngayon yung magiging anak nila, ito naman ang i-breed mo dito, okay? Dito mo naman i-breed sa kapatid nito, okay, para unrelated, and then 2 breeding ulit and so on and so on, paulit-ulit lang guys. So yun yung pinaka tawag dito, pinaka sulit, no, na pag-breed, dahil hindi ka na mauubusan eh. Basta may budget kang pambiling AXS at SLP, lagi kang may ano, may naka-ready na pang breed since meron kang breeding farm, eh, 'di ba, na tinatawag. So the same goes for plant, no. Kung gusto mo rin magkaroon ng only, syempre ang team composition na AAP, syempre AAP nga ay 2 aqua at saka 1 plant kada team. So kailangan mo ng plant. So imagine mo na lang mag-ano ka dito ng 3, ito. Teka, try ko kung makaka-copy natin. Ayan. Oh, ayan, bumuo ka, bibili ka rin.
yan yung nasa option 2 natin actually. Ina-advance ko lang na iano sa inyo, okay? So medyo mahaba-haba itong video na to, guys. Pagpasensyahan niyo na sana, hindi kayo mainip, no. Gusto ko kasing maisa-isa sa inyo para hindi yung nanood kayo ng video tapos mayroon na akong hindi binanggit, mayroon na akong purposely na hindi sinabi, and pag na ginagawa niyo na biglang mauntog kayo sa isang part na ano na palang kasunod nito, paano na to. So please bear with me, guys. Gusto ko lang ma-explain talaga ito kasi marami na namang mag-interesado kasi sa aksi. Okay? Yun. Breeding farm ng aqua, breeding farm ng plant. Kung kaya ng budget mo, syempre, tatlong virgin na plant, tatlong virgin aqua. Pero may iba tayong choices, okay? So, punta tayo sa pricing, no, para medyo pabilisin natin ng konti para hindi kayo mainip, okay? So, sa aqua, ang suggested ko, tingnan muna natin yung price, no. So, click mo lang yung aqua, search mo yung parts. Ito mga suggested kong parts. For midline, kailangan mo nung Nemo or tail slap dahil energy gain yan. And then Soul Star para damage, risky damage din, and then Goldfish. Ito yung midline aqua mo. Okay, so bear in mind also, guys, na itong bibilhin mo na AAP na ito, magagamit mo to, ha. Makakapag-farm ka ng SLP dyan. Kung gusto mong ipang-breed yung SLP, pwede. Kung gusto mong i-exchange yung peso, pwede. So, walang sayang, ha. Kahit virgin or hindi, magagamit mo yan. Lalong mas maganda kung virgin nga ang bibilin mo. Kasi may option ka in the future na mag-breed. Okay, so Nemo, Soul Star, Risky, Goldfish. Ayan yung pricing nito. At wag nyo kalimutan pala yung breed count, no. Isagad nyo dito 0 para 0 breed count. Okay, so ayan ang presyo ngayon, no, ng ganitong build ng aqua, no. So nasa magkano to? 200. Palagay mo na ito, medyo yung ano nga lang nila itong jeans, no, kung nakikita nyo, hindi ganun ka stable, no. Hindi siya ganun ka stable na kumbaga yung almost yung purity niya is mataas. So ilan lang katulad nito, ito maganda to, 84%. Tapos kita nyo yung ano, yung D, yung R1 tsaka R2. So masyado na tayong hahaba kasi, guys, pag in-explain ko pa isa-isa yan siguro sa next video. At basically yan, dyan mo titingnan kung katulad nyan yung risky fish, yung D means dominant, yung R1 recessive 1, and yung R2 recessive 2. Ang pinakamalakas dyan na pwedeng mamana bilang parent dyan, syempre yung nasa dominant, yung risky, yung Soul Star, yung Goldfish, yung Nemo. So kung ang isang aqua, pabilisin ko lang, kung ang isang aksi, kung ano yung nasa dominant niya, R1 at R2, katulad yan, risky fish, piranha, mas mataas yung chance na pag breed mo yan sa kapwa niya aqua na may risky rin, mag risky rin ang skill na ilalabas niya, since nga the same yung kanyang dominant tapos yung recessive one niya risky rin, mababa yung chance ng piranha, okay? Kasi pinaka mataas na chance na mamana is nasa dominant, sa R1 at sa R2. Ang R1 sumunod lang, and then pinaka mababang chance R2. Okay, so wag kayong malito, guys, ha. Comment nyo sa baba kung gusto nyo ng detailed din na explanation niya, no, sa mga interested lang sa breeding, no, para kung talagang kailangan nyo pa. Pero sana nagets nyo, no, nagka-idea kayo, no, kung kailangan nyo lang ng ano, ng extra explanation, okay? So ayan, may mga makukuha ka, no, may mga maayos katulad nito, 83%. Tapos sa maganda, halos printer yung ano, kumbaga printer, meaning pare-pareho yung dominant R1, R2 niya. Yun lang sa risky fish nutcracker zigzag nagkatalo, no. So basically, wag na nating isa-isahin muna ito. At kung ikaw naman ay kumbaga gusto mo ng pure, no, i-save natin to, ha. Magkano itong mga ganito na low speed do, ha? Low speed aqua to, kasi nga yung kanilang dominant merong mga halo, no, kumbaga hindi, kaya yung speed nila nabawas sa 54 55, okay? So pwede nating i-save natin magkano to, palagay mo na lang 246, no, dito ka na diyan sa mga 246.
times 50. So, starting 12,300 or 12,500, may isa ka ng aqua. So, kung dito ka bibili sa ganitong pricing ng iyong virgin na dalawang aqua, no? Times 2, halagang 25,000, may dalawang aqua ka na na virgin. As of today, guys, ha? September 24, kasi pwedeng magbago yan ng biglaan, no? And also, bear in mind palagi na ang compute natin dito, walang kasamang gas, okay, ha? Para ano, kasi baka mamaya mag, ano ba, yung iba nagme-message kasi yung nakalagay po sa video nyo 33,000, pero binanggit ko po sa video kung napanood nyo, wala pa yung gas doon, okay? So, ito yung midline to, midline na axis to, no? So, kung hindi pala nalalayo yung price nung backline na aqua na kukunin natin, so kung ito 12,500, i-check naman natin yung pang magandang pang backline. So, palitan mo lang to ng koi. Yan yung mga suggested ko na skills, ha. Ito yung nasa likod mo na axis, okay? Pwede mo rin gawing oranda ito, yung shoal star, pero pwede na rin yan ito. Ayun guys, so tingnan mo, mas mura pa ito. Oh, humanap ka na lang ng ayan, katulad niyan, may 91%, no. Syempre, humanap ka na lang diyan ng maganda-ganda. Ito, napakaganda nito. 84%. Okay? Oh. Meron kang mahanap. Palagay mo na mga 206, 210, oh, hanggang dito, maglaan ka ng 210 para sa backline, magkano 'yun? Oh, 10,500. Palagay mo na ng 11,000. Para may allowance, plus yung kanina, 12,500, balagay mo na ng 13,000 na para isagad mo na ang allowance. O, oh. Oh, 24,000, meron ka na, dalawang aqua. Ngayon, punta naman tayo sa yung pure naman na kung tawagin. Kapag gusto nyo ng max speed na 57 kasi ang max speed niya, ito nga 57, no? 57 na max speed niya, gusto nyo yung mga quality rin yung maging anak, mabibilis, itodo nyo dito, i-click nyo to, 6, yan, pureness, para yung lalabas dyan, yan, mga 57 speed, o, kita nyo, diba, max speed sila, okay, so, ayan, expect nyo na, mas mataas ang presyo nyan, kasi, syempre, mas maganda yung stats, no, bawa, 280, palagay mo na, magkano yan, o, 14,000, pero feeling ko lang kung kasi sa tansya ko sa mga buyer, naghahanap sila syempre nang hindi mo masisi na syempre gusto nila makatipid at nung medyo budget build, no? So para sa akin, kahit hindi na 57 speed yan, pwede ka na dito sa mga 54, 55 speed, ganyan. Kasi guys, pwede naman yan, may chance yan pag breed mo yan, pwede yung maging 57 speed. Yan ang kagandahan sa breeding. Pwedeng mas maganda yung maging anak niya at talagang pure. May chance yan, no? Okay, so ano, sa totoo lang, maraming kailangan i-discuss dito sa breeding. Gusto ko lang kayong bigyan ng basic idea na ilalo na yung mga bibili pa lang at interesado nga sa Axie. Na pwede kayong dumiretso na sa ano ngayon dahil naisipan kong gawin tong video na to dahil nga possible na tumaas na naman ang bentahan ng Axie dahil nga sa naging update. Possible din na sana lang tumaas din pa lalo ang SLP kasi alam nyo naman ang SLP, diba, tumataas nga. O ayan, nasa 4 pesos na dating na gano'n na, halos nag 2 pesos na lang yan. Dahil nga doon sa update na ipatutupad ngayong araw. So palagay mo na doon na lang tayo mag-stick, no, yung dalawang, yung isang midline at backline, inabot tayo ng 24 pesos. Excluded yung gas, ha. Okay, so sa plant, bili tayo ng isang plant. Ayan, check tayo ng plant. O kunwari ito, kuha ka ng maganda-gandang ano, plant. Pure ang kunin mo. At gusto mong nakakarot, yan, o. Ngayon, ang alam ko, mas mahal to, itong plant. Kasi nga, alam mo ha, i-breed count 0 mo para virgin. O yan, medyo mas mahal siya, mas pricey, no? Pero yan, maganda o, marami magagandang genes. So, 85%, 84%, 78%. Pwede na yan guys, pwede nyo nang pagsimulan yan. Mag-alat ka ng ano, kung 269, 270 ang isang plant. Okay, so 13,500, gawin mo ng 14,000. So 24,000 kanina plus 14,000, 38,000 meron ka ng AAP, aqua plant, all virgin, good genes, at in the future
malalaro mo na siya, pang-grind mo ng SLP, may option ka kung gusto mong i-breed pagdating ng time na may budget ka, may pambili ka ng AXS. So sulit talaga kasi pag i-breed mo pa lang yung dalawang aqua mo, maski wala ka nito, yung tatlong breeding farm, pwede mo namang i-breed na kaagad yan eh, di ba? Halimbawa, binili mo, nakaipong ka ng ito, i-discuss natin kung ilang SLP kailangan mo. Nakaipong ka ng SLP na pang dalawang breeding. So, ganyan. Oh. Ilagay mo ngayon dyan. Diba? Ayan, oh, nilaro mo. Nag-ipong ka ng SLP. Pinaitlog mo ngayon. Oh, edi may dalawang aqua ka na. So, ano na lang kulang mo? Para magkaroon ka ng another team, may palaro mo sa asawa mo, sa kapatid mo, boyfriend, girlfriend mo. Isang plant na lang, yun na lang po problemahin mo. Pero, hindi ka nabibili nung isang team na naman na worth kung bibili ka ng mga team ngayon, di ba? Lalo na pag tumaas, 40k, 50k. Pag tumaas pa, 60, 80, di ba? So, mas makakatipid ka rito. Kung talagang maganda ang mo sa Axie. Kumbaga positive ang outlook mo sa development ng Axie, at tiwala ka na magiging profitable ka based on your own research, okay? So, ito talaga ang sa ngayon ha, itong ma-advise ko sa mga gusto magsimula at bumili ng Axie. Imbis na bumili kayo ng mga non-virgin, dumiretso na kayo habang mababa pa itong mga presyohan nitong mga non-virgin na talagang quality naman. Dahil ang iaanak niyang quality rin. Ngayon, sabihin mo, paano ko malalaro yan? Dalawa lang yung aqua, walang plant. Doon napapasok ngayon yung isang option na isasuggest ko sa inyo. Kung kakayanin nyo ng budget, no? Diba, bibili ka AAP, isang team, na kung sa market ka bibili, 38k, at yun nga lang, ang malungkot dyan, lagi kang mag-allowance ng at least 5 to 10k na additional o plus 5,000. Bakit? May gas fee, guys. May gas fee. So, maswerte ka kung makachempo ka ng mas mababa sa 5k. Pero ang alam ko, nagsisimula ang gas fee ng... Minsan, bumababa siya ng 3k ata, 2k. Pero hindi ko sure, guys, ha, kung hindi natin mapipredict kasi yon. So, maswerte kung pag bumili ka ng Ethereum sa Binance at nag-transfer ka from MetaMask to Ronin, ay mababa ang gas fee, no? Okay, so mag-allowance ka. Ang suggestion ko, mag-allowance ka ng at least 5,000 to 10,000. So, kung 10,000, 48,000, sarado muna ng 50k. Okay? 50k. Pero, yan ha? Sobra na yan. As of today, ha? Sobra na yung budget na yan. Kasi nga, ang laki ng allowance mo sa gas. Eh, yun naman, Axie mo 38k lang. Okay? So, ito na. Paano mo lalaruin yan? Halimbawa, naglaro ka 1 month, nag-ipong ka ng SLP, nakaipong ka na, pwede ka na mag-breed. Ngayon, bibili ka na lang ng AXS kasi nga may mga SLP ka na. Kulang ka ng plant. O, dun mo na lang po problemahin yung pambili mo ng plant. Okay? Ngayon, ang suggestion ko, pagka, syempre, hindi mo naman, di ba, maglalabas ka ng pera dito. Unang bili mo. Syempre, makakaipong ka naman ng SLP. O kung may matira doon, pwede mong dagdagan, pwede mo naman kung may work ka. Syempre, talagang magre-reinvest ka pa rin, guys. Ha? Hindi ko sinabi na yun lang lahat magagastos mo. Kasi may AXS eh, syempre gagastos ka talaga. Ang isang AXS ngayon, as of today, ay nasa 3.5. Palagay mo na, kung bibili ka rin sa Binance, may gas ulit dyan, okay? So... ang maganda niyan, pagkabili mo ng AAP na virgin, laruin mo muna. Huwag ka magmadali. Laruin mo muna ng at least 15 days or 1 month para makaipon ka ng SLP na enough sa breeding. Ngayon, pagka kaya na, alam mong makakapag-breed ka na ng dalawang aqua, ngayon, ang pag-ipuna mo naman o talagang magre-reinvest ka ng additional na money, bumili ka pa ng isang plant pa na virgin din. So kung hopefully ganyan pa rin ang presyo, pero syempre hindi natin masabi. Hopefully, kunwari lang 14k ulit, bumili ka ulit. Kasi bakit? Sulit 'yan kasi yung bibilhin mo na
na isang plant, okay, kunwari na nakapag-breed ka na, may dalawang aqua na ako, na-breed ko na to. Kasi, ayan, gumastos ako ng bali 2AXS. Kasi nga, isang axi, isang egg, tig isang AXS lang kailangan. So, kailangan ko na lang ng plant para makapag-grind na itong second team ko sa kapatid ko, asawa ko, ganyan. O. Ngayon, pag bumili ka ng virgin na plant, automatic, meron ka na kagad ipaparis dito, may second team ka na, dalawa na yung axi team mo. Okay, so bakit? Anong kagandahan yan? Pagka magbibreed ka na ulit, ibibreed mo na lang ito. Remember ha, hindi mo pa ito nabibreed, itong dalawang virgin mo na plant. So, pwede mong ibreed ulit yan. At may, nang 2 times, di ba? 2 times, katulad nito, 2 times, oh, 2 times, ibreed mo ulit yan, di ba? So, yun ang kagandahan nun. Meron ka ng, ano, unti-unti, mabubuo mo na rin yung ito, yung tinatawag na breeding farm, no? Na parang yung sa option 2 na ito na. Ito naman yung option 2 ko, no? Bibili ka kaagad ng AAP pero bibili ka na kaagad nito. Pero naisip ko kasi, syempre nga, limited ang budget. Baka hindi kayang bumili ng extra pa nito. So, ito lang. Bili ka ng AAP, all virgin, magandang jeans, no? I-grind mo, depende sa iyo kung kailan mo. Hindi ko naman sinabi na 1 month kailangan mo mag-breed, eh. Nasa sa'yo yan, syempre sa capacity mo rin ng budget mo at ng kung interesado ka na mag-breed, dun ka lang mag-breed. Syempre, hindi naman required na 1 month grind tapos mag-breed ka na. Nasa sa'yo yan. Ngayon, pag nagka-budget ka, bumili ka na ng virgin na another plant para hindi ka pa nag-breed dito sa dalawang plant mo na virgin. May isang team ka na ulit kasi nga nairaos mo na ito. Okay? So, ang tanong, eto na. Paano na ulit magbibreed? Eh, magkapatid ito. Okay? Magkapatid to, diba? Magkapatid yan. Dahil anak sila nito. Ngayon, ikaw na magdidesisyon yan kung kailan mo afford ulit na makasadya ng isa ulit na aqua na virgin na gusto mong maging third parent mo. Yan na, dyan na papasok itong unrelated na aqua na bibili mo. Na kung kaya naman ang budget mo, eh, suggestion ko talaga, bilhin mo na 3 aqua na kaagad, tsaka at least 2 plant. Para buo na yung breeding farm mo ng aqua, only breeding loop ka na. Okay? So ba, sabihin mo, eh, paano yan? Puro gastos, ganyan na, ano na naman, bibili na naman ako ng another na parent. Pero remember, mas mabilis ka ngayong kumita kasi may isang team ka ng dati pa. Kahit naman i-breed mo yan, guys, nagagamit mo yan, eh. Syempre ha, yung mga baka wala kayong idea, kahit na-breed mo na yan, nagkaanak na yan, hindi yan mawawala or ano, talaga magagamit mo pa rin yan, magagrind mo. So ngayon, ibig sabihin, dahil na iraos mo, nakabili ka ng another virgin plant, 2 na yung team mo. So ibig sabihin, yung mga darating na weeks at months, 2 team yung nag-grind sa'yo, parehong sa'yo yun, or sa kamag-anak mo, or pinascholar mo. Mas meron ka ngayong capability na makapag-ipon para sa ikatlong aqua virgin mo. Okay? So, ayan. So, usog natin to dito, ha. Ngayon, mas kaya mo na. Diba? Mas kaya mo na makapag-add kasi pag na-add mo yan, nakabili ka ng isang virgin na aqua ulit, pwede mo nang ipares yan dito sa naging anak nito nung nauna. Ngayon, pag naipares mo yan, nakaipon ka ng SLP, nagbili ka ng AXS, 2 times ulit yan. Oh, sana na naintindihan nyo pa, guys, ha, yung takbo nung ano, hindi ko na nilagyan ng guhit-guhit. Basta huwag kayo malito, ito yung una mong binili, aqua plant. Ngayon, brinid mo, pinarm mo, brinid mo, nag-produce ka ng 2. Ngayon, pagka-produce mo ng 2, bumili ka ng isang plant na virgin para maging 2 na yung team mo. After playing for how many weeks or months, depende sa decision mo, at nakaipong ka, bibili ka ngayon ng ikatlong aqua mo na bubuo dun sa only breeding farm mo ng aqua. Ngayon, itong binili mo na ito, ibibreed mo naman dito sa dating anak para magkaroon ka ng another 2. So, imagine mo na lang, ang dami mo ng aqua, meron ka na ulit. So, ano na lang kulang, pag na-breed mo to, may 2 kang aqua ulit. Ano na lang kulang mo para mabuo mo yung third team mo? I-breed mo ngayon tong 2 plant mo, kahit isang beses lang muna. Ngayon,
Oh, napakamura lang ng breeding, 'di ba? Yung SLP naman hindi ka na bibiling SLP kasi igagrind mo na lang 'yan. Pagka na-breed mo ngayon ito, ayan na, tatlo na yung ang Axie team mo. 'Di ba? Ito hindi ito ano ha, long-term move ito, long-term strategy para sa mga talagang tiwala lang sa na mag-invest at mag-reinvest ulit kay Axie, okay? So ayan na. Ito na guys, in short, ano ko na ha, iusog ko rito, ayan. Ito yung original mo, may isang team ka, tapos ito ngayon yung naging mag-partner, nagkaanak sil, ayan, maging mag-partner. Ito yung binili mo na, na bagong plant, na virgin, nagkaanak sila, okay. At ito naman yung bagong ipinaanak mo, pinag-mate mo pala ito. So ito yung anak nung dalawa mong virgin na plant. So 3 teams ka na. Ayan, sana wag kayo, sana medyo magulo na no, pero sana nasusundan niyan niyo. So ito first team, team 1, original team na ginagamit mo. Ito yung team 2, okay? Dalawa na Axie team mo at ito yung team 3. Okay, so may isa pa na naiwan no, yung kapatid, yung isang anak nito na naiwan. Ngayon itong naging anak nila, isa dito, yan ang ipag-breed mo ngayon. Kunwari, dito na lang sa pangalawang ano. Ngayon, magkakaanak ulit yan ng dalawa. Okay? Ayan, dalawa. May dalawa ulit na anak yan. At ngayon, di ba pinag-breed mo to? Ipag-breed mo lang ulit ng isa pa kasi nga hanggang dalawa. So, apat na. Sana nage-gets nyo guys yung idea nito. Slowly to, slowly but surely na process guys. At sana nasusundan nyo. At ngayon yung expenses naman no, teka takpan muna natin. Ay hindi pala nakaano no. Ito teka usog natin dito. Ayan, dito na lang guys ha, iusog ko lang to para maintindihan nyo. Ang cute, di ba? Okay, so ayan. Dito focus kay dito guys ha, dito sa ano. Tatapusin na natin video, masyado nang mahaba eh. Pero sana may natutunan kayo no, sa strategy na ano. Personally ganito yung ginawa ko nung nagsisimula pa lang kami. Okay, so ito yung update. The AXS cost per breed has been reduced from 2 AXS to 1 AXS. So bibigyan ko kayo ng ano ha, SLP cost per breed have been increased. Okay, 600 sa unang breeding, sa unang anak, sa pangalawang anak 900 SLP and so on and so on. Okay, so sa unang breeding mo ng aqua, okay, kunwari ilagay ko dito muna ito ha. Ayan, dalawa, nag-breed ka nito, dalawa. So, ang magagastos mo, 600 SLP sa unang anak plus 900 SLP sa pangalawa. So, kailangan mo ng 1.5 SLP at dalawang AXS kasi nga, kada egg, isang AXS ang requirement. So, ito, wag mo nang isipin to dahil ipa-farm mo lang yan, wala ka nang gagastusin dyan. Pero kung i-convert mo yan, ang halaga niyan times 4 pesos, sa so 4 pesos 6K, no? So, okay pa rin yan kasi pinarm mo na yan eh. Produce yan ng magulang mo, ng parent Axie mo. So, yung AXS, ang magagastos mo lang, assuming na ganyan pa rin ang price, no? Kunwari, palagay mo na ng 4K, okay? So, sa isang, pag gusto mong mag-breed ng isang Axie, ang ilalabas mo, dalawang AXS, syempre, tigisa, 4K times 2, 8K ang ilalabas mo. May dalawa ka ng team. Ito na, dito na papasok kung bakit mas maganda ito kaysa bumili ka ng team. 8K lang ang nilabas mo. Meron ka ng dalawang aqua. At kung meron, kunwari lang may dalawa ka na ring plant na virgin at nag-breed ka. Plus isang AXS ulit, syempre para mapalabas mo to, tsaka SLP na 600 sa unang breeding. So, ilang AXS ang kailangan mo? 1 AXS para dito, 2 and 3. Okay, so 3 AXS, assuming na may dalawa ka na rin na virgin na plant, no? So, kada magbe-breed ka ng isang team, ang ire-ready mo, 3 AXS lang. Kunwari lang, base mo na lang sa 4,000 ang isa. 12,000 na lang ang kailangan mo. Hindi mo na kailangan bumili ng Axie team na naman kung gusto mo magparami ng team, magpa-scholar na worth 30, 40, 50K. At yung mga magiging anak pa nito, since quality naman yung mga magulang, quality rin ang iaanak. So wala ka magiging problema, magiging profitable ka pa rin.
So sa halagang 12k, hindi to fix ha, depende to sa magiging price ng AXS. Sa halagang 12k may team ka na. Basta lang mairaos mo yung unang team na bibili mo na A, aqua plant, and then eventually mag-a-add ka ng isang plant, and then eventually magkaka-second team ka, mag-a-add ka ng isang aqua, and then i-breed mo ulit, magkakaroon ka ng third team, i-breed mo yung dalawang plant, mayroon ka ng pang third team na plant. So yun, sana nasusundan nyo ha yung idea na inano ko sa inyo. Basically, doable ito sa tingin ko around kung meron kayo ha, kung meron lang kayong pang reinvest at may work naman kayo at yun, willing kayo mag-reinvest. Itong 1, 2, 3, 4 at hanggang 5 onwards na scholarship na bubuwi mo. Scholarship na yan eh, diba? Ang dami, hindi mo naman lahat malalaro yan. Kaya mo yan ng ano, mga siguro 3 months, 4 months, ganyan. Depende sa capability mo, sa appetite mo ng pag-invest, no? So, ayun lang guys. Nako, napahaba na naman yung video natin. Pero sana may natutunan kayo. Hindi ko na i-discuss yung option to kasi nga dun lang muna tayo sa budget na option, no? Ayaw naman natin na bumili ka kaagad yan tas nakatambak lang. Syempre ang i-grind mo lang naman ito dahil yan lang naman ang kailangan mo, so hindi magagamit. So much better na yung ibibili mo nito bago ka gumastos dyan, ipanggastos mo muna sa breeding mo ng dalawang aqua. Okay, so ayan. Pag merong gusto nitong i-screenshot nyo na lang or search nyo sa Google, meron yata yan, breeding farm, Axie breeding farm. At yun lang guys, thank you so much. At sana marami kayong natutunan dito. At comment nyo sa baba kung may naguluhan ba kayo. Ayan, yan ang gusto ko sagutin eh. Yung kung meron ba kayong di naintindihan, ano ba yung ibang tanong nyo, meron ako hindi nabanggit. At kung gusto nyo magkaroon pa ulit ng part 2 itong breeding strategy natin sa mga interested dyan na magbreed, no? So again, paalala ko lang, nag-build pa rin ako ng team, no? Kung kailangan ito, yung mga ganito, pwede ko kayong tulungan bumili nyan. At message nyo lang ako, nasa video description yung link ng Facebook page namin, no? Nag-build pa rin ako ng team. Either virgin katulad nito or non-virgin, pwedeng-pwede, no? Okay, so yun lang guys. Thank you so much and see you on my next video. Bye-bye.